Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Panginoon lang ang nakasasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamali ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay lagi sa kaliluan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama, kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, puon pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, puon pangunahan mo ko.
mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Ang lingkod mo ay turoang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako namay mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Ang pasiya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salita ng buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng mga tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, hinahanap ng ina at mga kapatid ni Jesus, si Jesus. Pero pag sinabi natin dito mga kapatid, hindi ibig sabihin nito mga biological na kapatid, pero maaaring pinsan o kamag-anak. Hinahanap sila, pero bakit siya hinahanap? Ano kaya yung dahilan kung bakit hinahanap si Jesus ng kanyang pamilya? Dalawa yung possible na dahilan dito mga kapatid.
Noong mga panahon na yun, kasagsagan na ng pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo. At marami sa mga kapamilya ni Jesus ay inaakala na siya ay nababaliw na, na siya ay nasisiraan ng ulo. Yung iba naman, inaakala nila na siya ay sinasapian ng masamang espiritu. And so, kaya siya hinahanap ay malamang gusto siyang kunin at ilayo doon sa ibang mga tao. O pwede rin naman, dahil nagsasalita na ang ating Panginoon tungkol sa mga leader ng kanilang relihiyon, tungkol doon sa mga namumuno sa kanila, nalalagay na siya sa alanganin at siyempre madadamay ang kanyang mga kapamilya. At minsan, itong mga dahilan na to, yung nagiging dahilan para magkaroon ng katapusan yung pagiging pamilya ng isang tao sa kanyang kapamilya. Diba? Ang isang tao, kahit kapamilya natin, kahit kapatid natin, kahit malapit sa atin, kapag ka nakagawa na ng pwede nating ikapahamak, kapag gumagawa na yan ng kahihiyan sa atin, ang common tendency natin ay lumayo na sa taong yan. Ayaw na nating maging related sa taong yan. Pag nagdudulot na ng kahihiyan, kapag ka nagdudulot na ng kapahamakan sa pamilya o di kaya sa atin. Yan ang common tendency. Pero ito din yung hamon sa atin ng ating ebanghelyo. Ang tanong dito, hanggang saan o hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong pagiging bahagi ng pamilyang Kristiyano? Sa ating ebanghelyo, papunta na doon sa pagtatakwil o papunta na doon sa pagdi-disown ng kanyang pamilya, of course, except si Mama Mary na hanggang huli nanindigan na kanyang anak ay ang ating Panginoon. Pero yung ibang mga kamag-anak ng ating Panginoong Jesucristo, yung iba niyang kapamilya, ay halos itakwil na siya noong mga panahon na ito dahil nga pwede silang madamay sa ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo at yung iba inaakala na siya ay baliw, siya ay nasisiraan ng bait. Pero ang hamon sa atin, dahil ang pagiging Kristiyano ay pagpasok sa panibagong konsepto ng pagiging pamilya na hindi na base sa dugo kundi base sa pananampalataya, pero ang tanong, hanggang kailan natin kayang panindigan at hanggang saan natin kayang panindigan ang pagiging bahagi ng pamilyang ito? Hindi laging masaya ang pagiging Kristiyano. Hindi laging masarap ang pagiging Kristiyano. Hindi laging maginhawa ang pagiging Kristiyano. May mga pagkakataon na kailangan mong ipaglaban. May mga pagkakataon na kailangan o na kailangan mong magtiis ng mahirap dahil sa pagiging Kristiyano. Siguro dito sa atin hindi masyadong ramdam, pero sa ibang mga bansa, kinakailangan pa nilang mamatay, kinakailangan nilang mausig dahil lang sa pagiging Kristiyano. Pero pinaninindigan nila na sila ay bahagi ng pamilyang Kristiyano hanggang sa huli ng kanilang buhay. Dito naman sa atin, kailan ba tayo kailangang manindigan sa pagiging Kristiyano? For example na lang, di ba, mainit na mainit ngayon ang pagsuporta o hindi pagsuporta sa diborsyo. At kung tayo ay tunay na mga Kristiyano at Katoliko, paninindigan natin, hindi tayo susuporta dyan. Pero kung sumusuporta tayo sa diborsyo, ang sinasabi ko lang yung mga patungkol sa pananampalataya, at kung kilala natin talaga ang ating pananampalataya, kung meron tayong pundasyon ng ating pananampalataya, hindi tayo susuporta dyan. Lalo naman din sa aborsyon. Bilang Kristiyano, kailangan natin panindigan yung buhay ng mga inosente.
So, hanggang saan natin, ang hamon sa atin, hanggang kailan at hanggang saan natin kayang panindigan ang pagiging bahagi ng pamilyang Kristiyano. Dahil kung meron itong limitasyon, ibig sabihin, katulad tayo ng mga kapamilya ng ating Panginoon na nasa labas at naghahanap sa Kanya. Ang ibig sabihin kasi ng nasa labas, ayaw nang maging bahagi ng mga nasa loob. Pero ang hamon sa atin, manatili sa loob ng pamilyang Kristiyano. Hanggang kailan? Hanggang saan? Inaanyayahan tayo ng ating Ebanghelyo na mahalin, panatilihin, at panindigan ang ating pananampalataya. Mahalin, panatilihin, at panindigan ang ating pagiging bahagi ng pamilyang Kristiyano. Hindi lang hanggang sa gusto natin, pero hanggang sa huli ng ating buhay. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang simbahan naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwi nang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at iyong mga kapuspalad. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, o Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, o Panginoon. Atin nawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, o Panginoon. Ang mga yumaon naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban, o Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa mabuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Itong itapay at alak na mula sa'yo, muling hihain sa kabutihan mo. Tunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso.
pasasalamat ng puso. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon. Sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamaya sa ganap na ikapitul ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang shrine is a place where we receive mercy. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Miss Cherry Pai Pikachu. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ng Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasayos ng ating electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad 25 hanggang 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church ministry or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship dito pag ninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisiyatibo na makatutulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesado, sumali. Email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa information card booth
para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinuto ka namin, parang mong namin. Si Padre Jesus Nazareno, inigtas mo kami sa kasalanan. Ay sa minsan Jesus, Nazareno.